Hello, what's up and welcome back dito sa ating YouTube channel para sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Magandang hapon at panibagong video, panibagong balita na naman nga ang ating pag-uusapan. At ito ay pumapatungkol sa panayam ni Tito Soto kung saan ay kumpirmado na nga na sa TV5 muli pong makikita at mapapanood ang Itbulaga. Nanindigan din ang Soto Brothers na ang Itbulaga ay pagmamay-ari nila. Na siyang dapat lamang naman ayon sa mga netizens na ipaglaban nila dahil ang Itbulaga ay TVJ. Hiling din na sana maipanalo po nila at sila ang tunay na may karapatan ng trademark na Itbulaga. Ngayon dahil napag-usapan din po at binanggit ni Tito Sen ang tungkol sa mga segment, mukhang mayroon pong ginagawa, mayroong iniisip at mayroong bagong aabangan na segment para sa pagbabalik ng TVJ dahil isa ito sa mga nabanggit ni Tito Sen na when it comes to segment sa mga kanilang gagawin ay mayroon silang say at hinahayaan sila ng TV5. So parang best choice na rin para sa kanila ang TV5. And wala pong ibang nagbibigay ng komento sa TV5 kundi they are excited na muli pong makita at mapanood ang comeback ng Tito, Vic, and Joey. For sure daw po niyan talagang mamumulube ang mga halos host kapag tinapata na sila ng TVJ. Ngayon pa nga lang na wala, hindi pa po umeere ang TVJ ay wala nang sumusuporta sa kanila or wala nang nagtitiwala ng mga advertisement. So lalo pa daw niyan kapag umeere na ang TVJ. For sure niyan ay hahakot at hahakot ang mga ito ng advertisement dahil syempre business po yan and alam po ng mga advertisers na ang suporta ng mga netizens ay nasa TVJ. So, syempre, doon po sila magbibigay ng suporta sa alam po nila nakikita sila. So, good luck sa mga halos host. Good luck sa bagong Itbulaga ng GMA 7. And sana naman ay napagkasunduan ng GMA at TVJ na sila ay, or kumbaga humingi na ng pasensya ang TVJ sana sa GMA kung sakasakali na hindi sila ang napili or kung aalis sila sa GMA network. Kasi syempre matagal din po ang TVJ sa GMA. For sure po niyan ay meron pong conversations din ang dalawang ito. And wala rin naman talaga magagawa ang GMA network kasi may block agreement pa rin sila. So magkakasuhan at magkakasuhan kung sakasakali po na hindi magtupad sa usapan ng GMA sa block agreement nila sa TIPINC. About naman sa GTV, yes po, pwede naman po talaga ang TVJ doon. At si or ang MZ na lamang ang humawak ang sariling production nitong si Bossing Vic Soto pero mukhang napagdesisyon na nila no, napag-isipan na po nila yan na best choice nila ang TV5. So ngayon mukhang pasasalamat na lamang din siguro ng GMA sa TVJ kaya't inalayan sila ng kanta or kinantahan ng GTV ang TVJ. Siguro yun na lamang din po ay pagpapaalam at pagpapasalamat at the same time sa ilang taon na pinagsamahan din dahil ang tagal po ng panahon na nasa GMA ang TVJ, naging tahanan ng Itbulaga. Ang sabi nga po dito ni Mary Ana Tempo, siya, kahit saan pa kayo mapuntang istasyon, susunod at susunod pa din kami sa inyo. Yes, TVJ is back at TV5. Basta kami, naghihintay lang sa TVJ and the group, sabi naman ni Joanna Alibatike. Sabi naman ni Ann, kaya lang naman ako naging followers ng GMA7 dahil sa TVJ at Dover Cards ng Itbulaga.
Ngayon, wala na sila sa GMA, ewan ko. Malaking kawalan ito sa kanila ang nangyari. Kaya good luck TVJ sa bagong tahanan ninyo, ang TV5. And dahil kumpirmado na nga, ibig sabihin totoo po ang lumabas na balita sa isang article na talaga nakipag-usap ang TVJ or may usap na naganap between the TVJ and MBV, ang may-ari po ng TV5. At napagkasunduan na ang tungkol sa kanilang pagbabalik or pagbabalik ng TVJ. Meron din po tayo nabasa kung saan ay matagal na rin daw talagang gusto ni MBV na makuha po ang TVJ. Kaya mukhang nagpapasalamat pa ang mga ito sa mga halos host or sa tape dahil pinakawala nila at pinaalis ang TVJ sa GMA7. About naman sa It's Showtime, mayroon po tayo nabasa na kung saan ay business pa din daw kasi ito dahil bali-balita na aalis na po ang Showtime sa TV5. Marahil ay dahil nga sa business na usapin. Dahil mas malaki ang kikitain ng TV5 sa TVJ dahil parang ang TV5 na po ang magmamanage sa It Bulaga. Samantalang sa It's Showtime, ay oras lang po yung binabayaran sa kanila. Parang tape. Oras lang ang binabayaran sa GMA7. So kung totoo na ang TV5 po ang magmamanage ng palabas ng TVJ sa kanila, mas malaki po talaga ang kanilang kikitain. But again, hindi po natin alam ang punot dulo kung bakit mawawala or kung totoo ang balita na mawawala ang It's Showtime sa TV5 or magbaback to back ang It Bulaga at It's Showtime. Malaman po natin yan sa mismong araw po ng pagbabalik ng TVJ. Samantala, sabi naman dito, nakakagalit ng damdamin yung puso mo noong bata pa ako, parang nadurog. Inawit ko pa noon, 1,001 buong bansa, It Bulaga. Go, 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 TVJ, mabuhay kayo. Isa sa inyo pa rin kami manonood. Deserve, supportahan po natin ang Davercad sa TV5. Excited na ako. And base nga po sa sinabi ni Tito Sen sa kanyang interview ay parang talagang pinaghandaan nila. At asahan po natin na may mga bagong pakulo na talaga pong aabangan po nating lahat. And bukod kasi sa mga pakulo na yan, ay mas excited po ang mga fans sa magiging pagkakaiba ng ratings ng GMA at ng TV5. Ang sabi kasi ng mga netizens, kapag po nagsimula na ang TVJ, sa pag-ere ay dito po malalaman kung sino ang tunay na malakas. Kung sino ang tunay na minamahal ng sambayan ng Pilipino. And excited din sila na malampaso po ng TVJ ang tape dahil talagang ramdam po nating lahat ang gigil ng sambayan ng Pilipino dito sa tape. Lalo pa't isa pa rin sa kinaiinisan ng sambayan ng Pilipino ang kinuha nilang host si Paulo Contes. And base din sa interview naman itong si Paulo or sa kanyang panayam ay talagang aminado rin naman siya na hindi nila mapapalitan ang TVJ. Malayo daw sila doon. At the same time ay inaasahan na daw nila ang bashing. So ibig sabihin talagang wala silang pakialam sa mararamdaman ng TVJ at mararamdaman ng netizens pag tinanggap nila yon. Alam nilang mababash sila pero wala silang pakialam. Tuloy ang pagtanggap ng trabaho. Pero ang isa sa hindi pa nagustuhan ng mga netizens ay ang sinabi nito na ang gusto lang naman daw nila ay magpasaya. Pero ang totoo naman daw po niyan ay wala naman daw masaya. Kumbaga ito po ay kanya na lamang nabukang bibig para may maikatwiran. Pero ang totoo hindi naman talaga ito ang dahilan kung bakit niya tinanggap ang offer ng tape ang makapagpasaya ng tao dahil ang totoo kaya raw nila tinanggap ang offer ay dahil sa pera ito and pagkakataon nila ito. Syempre kapag nanalo po ang tape sa kanilang pinaglalabay sa right po ng trademark ng It Bulaga, panghabang buhay na nila yan. So magkakaroon sila ng break talaga and pang araw-araw.
na of course hindi po hahayaan ng mga netizens na mangyari. Kaya panay po ang dalangin ng marami na sana ay manalo po sa laban ang TVJ. Sana hindi na po gamitin ng mga halusos ang trademark na Itbulaga. So yun lang po muna ang ating update ngayong hapon. Don't forget to click the subscribe button and the notification bell for more updates.